Hello, magandang araw. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang mga bahagi nitong ating microscope. Alright, sige nga. Kabisado niyo pa ba? Okay. So, alamin natin. Meron tayo ditong eyepiece. Ito po ang ating eyepiece. Kita ba siya? Ayan. Sige. Tapos, meron naman tayong eyepiece tube. Ito. Dito natin ilalagay ang ating eyepiece sa ating eyepiece tube. Ayan. Tapos, meron din tayong sinasabing course adjustment, ito. Ayan. Course adjustment. At meron din naman tayong sinasabing fine adjustment. So, ito. So, magkabilaan siya meron. Course adjustment and fine adjustment. Okay. Tapos, meron din tayong arm. Yung pinaka-stand natin, ito. And then, we also have here yung ating clip. So, ito yung clip natin. Oh. Ito. So, ito, adjust natin papunta sa right. Ito. Ito yung clip. Ito at saka ito. Yung ating clip. Pwede natin itong i-move forward. Yung ating clip. So, dito natin ilalagay yung ating slide. Sila yung susupport sa slide. Para sila yung kakapit. Okay, tapos ito yung ating stage. Dito natin ilalagay yung ating prepared slide. Ito naman ang ating nose piece, ito. So, na-adjust siya according doon sa ito, objective. So, kung pipili ka ng objective, iikutin mo lang ang ating nose piece, antayin mong tumunog, pakinggan ng tunog. So, yun. So, pag tumunog na yung objective, ibig sabihin nakalak na siya. Hindi na siya mamumove. Okay. Tapos, meron din tayong mirror. Ito yung ating mirror. Ito yung i-adjust natin para maghanap tayo ng enough source of light. Ayan, o. Oh. Ayan, diba? Alright. And then, meron tayong U-base. Pinaka-U-base natin. Ito. Bugis yun siya. Ayan. Sige, ulitin natin ang mga bahagi. Meron tayong eyepiece. Okay. So, dito tayo sisilip mamaya sa eyepiece natin. Tapos, meron tayong eyepiece tube. Itong hinahawakan ko. Kung saan natin inilusot itong ating eyepiece. Tapos, meron tayong course adjustment. Itong malaking adjustment na to. Yan. Course adjustment. Pang-adjust para maitaas natin. Okay. Tapos, ito naman, fine adjustment. Sa pag-adjust-adjust yung pag-review natin. Meron tayong nose piece. Ito. Itong bilog na to. Kung saan nakalagay ang ating mga objective. So, ayan. Pipili tayo kung anong objective ang gagamitin natin para yung ating specimen ay mas mapalaki pa natin, mas mapalinaw. Ayan, ito, mga objective. Tapos meron tayong stage, ito. Ito yung stage natin. Ayan, ito ang stage. Dito natin ilalagay ang ating prepared slide. Ito naman ang ating clip. Ito sila yung magsusupport
sa ating prepared slide na ilalagay. Tapos, meron tayong mirror. Ito. Ito ang ating mirror. Charan! And then, meron din tayong U-stand. At ito yung ating pinaka-stand kung saan, ito yung talaga ititilt natin eh. Ayan. Ititilt natin siya according dun sa gusto mong pag-a-angle. Yung komportableng angle mo pag, sa pagsilip mo dito. Of course, hawakan mo yung ating U-stand as you adjust this stand. Okay. Sige. Ngayon, paano ba gumamit talaga ng microscope? Alam na natin yung mga bahagi, di ba? Okay. Una, i-a-adjust mo siya. Ipupwesto mo siya doon sa comfort, kung saan komportable ka. Ayan. So, komportable ka sa ganito. Alright. Sige. Tapos, i-tilt mo siya. Hawakan mo yung stand niya. Yung U-stand, pipigilan mo, tapos itong pinakastan talaga ang ititilt mo. Alright. So, ganyan. Magiging ganyan yung pwesto niya. Tapos, ilalagay natin yung ating slide. So, ang mga prepared slide, meron na silang nakalagay dito na ma-view mo dito. Kasi ito kasi, glass slide lang siya. Meron din ako ditong cover slip. Ayan. Wala ako ditong prepared slide. So, gagawa ako ng sarili kong slide. So, sige. Ang lalagay ko ay dahon since meron ako ditong flower. So, itong dahon, ilalagay ko dito sa aking glass slide. Tapos, iko-cover ko siya ng cover slip. Ayan. Charan. Tsaka ko siya ilalagay dito sa ating stage na susuportahan naman ni clip. Okay. Medyo iurong natin to the left. Na-adjust siya. Ayan, 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 ayan. I-center natin. Okay. Tapos backward, ito yung pagpihit backward. So masyado siyang tilted. Baka mahirapan tayo. Okay. Ngayon, pag nailagay na natin yung slide na i-view natin, pwede na tayong maghanap ng source of light. Ibaba muna natin yung ating objective. I-lower natin, pero wag masyadong babang-baba. Baka mabasag ang ating glass slide. Alright. Tapos, tandaan, kapag mag-view kayo, tingnan nyo na dapat ang dalawang mata nyo nakabukas, nakadilat. Hindi pwedeng ang isa ay nakapikit. Kasi parang hirap na hirap minsan ang iba sa pag- view sa microscope kapag dalawang mata ang dilat. Kalimitan, ipinipikit ang isa. Pero for you to be able to view it properly, dapat dalawang mata mo ang nakadilat. Okay, ayan. Tapos, hanap tayo ng enough source of light. Tandaan na dapat ang ating enough source of light ay manggagaling sa ating kaliwa. Okay, wala pa akong makita ang enough source of light. Pwedeng tumayo. Adjust natin ang ating course adjustment.
So, hindi maganda yung ating objective na napili. So, 4 ang gamitin natin. Itong 4. So, okay. So, how I wish nakikita nyo yung nakikita ko. So, dahon siya. So, maganda. Okay, ganon. So, I hope next time, ma-experience nyo din na gumamit ng ating microscope. Alright, so I hope you like the video. That's all. Thank you. Bye. God bless.